Wala pa rin humpay sa pagtaas ng presyo ang mga produktong petrolyo. Simula bukas araw ng Martes ay muling tataas presyo nito sa anunsyo ng Pilipinas Shell, Sea Oil at Caltex. Madadagdagan ng 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene, habang 40 sentimos ang magiging taas presyo ng diesel. May kaparehong taas presyo rin sa gasolina at diesel, ang clean fuel at iba pang kumpanya ng langis. Epektibo naman ang naturang oil price hike bukas ng alas 6 ng umaga maliban sa Caltex na alas 12:01 ng hating gabi at clean fuel na alas 4:01 ng hapon. Sa ngayon, ito na ang 9 na linggong may taas presyo sa gasolina at kerosene, habang 10 sunod na linggo naman sa diesel. Batay naman sa oil monitoring ng Department of Energy, umabot na sa 15 pesos at 30 centavos ang year-to-date net increase sa kada litro ng gasoline, 10 pesos at 70 centavos naman sa diesel at 7 pesos at 74 centavos sa kerosene. Kaugnay nito, ipinanawagan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa DOE na tiyaking tama ang ipinapataw na taas presyo ng mga kumpanya ng langis. Hindi po natin sinasabi na makokontrol natin ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang sinasabi lang natin, siguraduhin natin dahil mataas na nga ang presyo ng petrolyo dito sa pandaigdigang merkado, siguraduhin natin na hindi naman tiba-tiba pa ang mga traders, no, gaya na nangyari sa bigas at sa asukal, no. Maliban dito, hindi kaya't rin ni Roque ang kagawaran na maghanap ng ibang mapagkukunan ng langis upang maibsan ang patuloy na pagtaas ng presyo nito. Dapat gawin ng DOE, maghanap ng mga alternatibong pagkukuhanan ng langis, no? At nandyan po ang Russia, abay ang India at ang China, anong pakialam nila sa Amerika na nag-impose ng sanctions laban sa Russia, no? Kung mura ang Russian oil at makikinabang ang mga Pilipino, dalhin po yan dito sa Pilipinas. Alang kailangan natin maibsan ang kahirapan ng mga Pilipino, no? Sa huli, aminado naman si Roque na inaasahan itong magtataas pa ang presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. Labis nitong ikinatuwa ang paglalabas ng DBM ng pondo para sa fuel subsidy sa mga public utility vehicle drivers and operators bilang ayuda sa tumataas na presyo ng petrolyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Demi Hermoso, SMNI News.